Hello. Sa video na to, ituturo ko naman po sa inyo ang mga mangilan-ngilan sa mga Islamic phrases na madalas or malimit na maririnig sa mga Islamic countries. Akhirah means yung the next life or hereafter. Allah, which means God. Allahu Akbar, it means God is greater. Maririnig po natin ito sa tuwing nagtatawag sila ng dasal at pagka nag-e-express naman po sila ng kasiyahan nila. Ito ay tawag din nila sa takbeer. Ang Alhamdulillah naman po, na ang ibig sabihin ay praise be to God or praise to Allah, na ito ay kalimitang sinasabi pagkatapos kumain or pagka kinokompliment tayo or tinatanong kung kamusta na tayo. At ang Asr po ay ang panghapong dasal. Ang Assalamu Alaikum naman po ay ang typical na Islamic greetings na ang ibig sabihin ay peace be upon you. Na sinasagot naman po na Wa Alaikum Salam na ang ibig sabihin ay and unto you or peace be unto you. Ang Astaghfirullah naman po na ang ibig sabihin ay I seek forgiveness from Allah. Ang Athan ay ang tawag sa Islamic call to pray. Maririnig po natin yan tuwing bago mag-ikama sa bawat mosque. Maririnig po natin na nag-a-adhan. Yun po yung Islamic call for prayer. Ang baraka naman po na ang ibig sabihin ay blessings. At ang Caliph, which means successor. Ang Dawah, which means making an invitation. Ang Deen, na ang ibig sabihin ay religion. Ang Dhikr, na ang ibig sabihin ay remembrance. Or yung pag-alala at pagpuri kay Allah. Ito po yung pagsasabi ng parang meron pong rosary na paulit-ulit lang na sinasabi na Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illAllah. At ang Dhuhr, ito po ang tawag sa panghapong dasal. Ang Dua, na ang ibig sabihin ay panalangin. At ang Eid, ang ibig sabihin naman po nito ay kapistahan. Ang Eid al-Adha, na isa sa mga kapistahang ipinagdiriwang ng mga Muslim, na ang ibig sabihin ay ang Feast of Sacrifice. Ito po yung ikalawang Eid. Ang unang Eid po ay ang Eid al-Fitr. Or na ang ibig sabihin ay Feast of Breaking the Fast. Ito po ay ang pagkatapos ng Ramadan, nagse-celebrate po. At yan ang pinakahihintay ng mga OFW dahil tatlong araw yan na holiday. Ang Fajr naman po ay ang dasal sa madaling araw. Ang fatwa, ito po ay ang opinion or decree from an Islamic scholar. Ang ghusl, ito po ang tawag sa full body ritual cleansing. Ito po ay isinasagawa from major impurities bago tayo magdasal. Like for example, after ng
intercourse or ng menstruation. Ang hadith, ito naman po yung mga sayings or actions na inaprubahan ni Propeta Muhammad. Ang Hajj, ito po yung pilgrimage naman sa Mecca, sa Saudi Arabia. Isa ito sa limang pilar ng Islam na kailangan kung hanggat maaari, kung kaya ng isang Muslim na makapag-Hajj sa kanya, kahit isang beses sa kanyang buong buhay. Sa may kakayahan lang po. Ang halal naman po, madalas natin yan nakikita sa mga pagkain, sa mga tinitindang mabibiling pagkain sa mga grocery, sa supermarket. Ito po ay yung mga allowed na kainin ng mga Muslim. Ang haram naman po, ito po ang mga ipinagbabawal. Ang hijab, ito po, itong belo. Hijab po ang tawag dito. Ibada naman po ang tawag sa worship. Ang iftar, ito yung breaking the fast. Ito yung unang meal na kakainin mo after mong mag-fasting. Ang tawag po doon ay iftar. Ang imam, ang tawag sa mga leader, yung leader sa pagdarasal. Sa Kristiyanismo, pwede po natin siyang ihalin tulad sa pare. Ang tawag naman po sa ating faith ay iman. Ang ibig sabihin naman po ng inshallah na madalas din nating marinig ay in God's will. Hindi po if God's will, hindi mali po yung paniniwala na yon. Ang inshallah ay in God's will. Ang ikama, ito po ay ang second Islamic call of prayer. Ang Aisha naman po, ito ay ang tawag sa dasal na panggabi. Ang Jahannam, mostly sa mga kahit ibang lahi alam yan na nakarating na ng Middle East, ang ibig sabihin ay hell o impyerno. Diyan na naman po sa heaven or paradise. Ang jihad, ito ay to strive or to struggle. Tawag naman po nila sa mga supernatural being ay jinn. Ito yung mga hindi natin nakikita. Ang tawag naman po sa pang-Biyernes na dasal ay Jumaa. Ang kafir po, ang tawag nila sa mga hindi na sumasampalataya. At ang ibig sabihin naman po ng la ilaha illallah na natalakay ko na ay there is no God worthy of worship except Allah. Kapag may babatiin naman po tayo ng may bagong damit or bagong gupit, sinasabihan po natin sila ng mabruk, kung bagong kasal, kung lahat sa lahat. Ang ibig sabihin po nun ay congratulations. Ang tawag naman po sa guardian halimbawa yung nangangalaga sa atin or wala na tayong magulang, gusto na natin magpakasal, kailangan may tumayong guardian, ang tawag naman po doon ay mahram. Mahram in a sense na dahil hindi mo siya pwedeng makarelasyon or hindi mo siya pwedeng pakasalan, ang tawag po doon ay mahram or guardian. Ang masha'Allah naman po ay, ang ibig sabihin ay ipinagkaloob ni Allah or Allah has willed it. Ang sabir naman ay nangangahulugan ng patience. Ang sahaba, ang kahulugan ay companions or kasama. Sala, ang tawag sa dasal. Ang salam ay peace. Kaya po pag bumabati tayo,
sinasabi natin ay Assalamu Alaikum, na ang ibig sabihin ay Peace be upon you. Ang shahada, ito ay ginagawa pag nagde-declare tayo ng pananampalataya. Yun po ang tawag sa mga nagko-convert or nag-embrace, nagre-revert sa Islam, kailangan po nilang mag-shahada. Ang tawag naman po sa evil or sa devil ay shaitan. Shukran naman po ang sinasabi sa kapag nagpapasalamat tayo. Yun ang kahulugan nun. Shukran. Ang Subhanallah ng ibig sabihin ay Glory be to God or Allah is perfect. Ang tawag naman po yung pag nakikita ninyong yumuyuko na habang nagdarasal, sujud o ang prostration. Ang sura ang tawag sa mga chapter ng Quran. Takwa naman po ay ang tinatawag nila sa consciousness and fear of Allah. Umrah, ito po ay ang pagbisita sa populated place sa Medina. Ang wala na hindi po natin dapat ginagamit sa kung saan saang bagay dahil ito ay nanunumpa tayo sa Diyos or we swear to God na nagsasabi tayo ng totoo. Kaya ang wala po sa mga religyosong Muslim, hindi po nila yan ginagamit kung hindi sila sigurado at hindi totoo ang sinasabi nila. Ang wudu, ito po yung ablution. Before tayo mag-perform ng dasal, kailangan may ritual cleaning po kasi yan. Kailangan nating mag-perform ng wudu para makapag-start na tayong magdasal. At ang zaka ng kahulugan ay charity. Marami pong way ng pagbibigay ng charity, pero sa Muslim, meron po silang tinatawag na yearly zaka at kinikwenta po yan kung ilang percent ang kailangan nilang ibigay sa charity. Sana natutunan ninyo yung basic Islamic phrases na pangkaraniwan na pong naririnig sa Middle East or sa lahat ng mga Islamic country, dahil hindi lang po ito Arabic word, ito po yung nakasulat sa Quran na mga salita na kadalasang hindi lang Middle Eastern ang nagsasalita nito. Maaari din po nating marinig yan sa Indonesian, sa Malaysian, na may mga Islamic country, may mga kung saan may mga Muslim, maririnig po natin itong mga salitang aking nabanggit. At sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod po, ang ituturo ko naman ay ang pagbati ng Arabic. Maraming salamat po.